tulad na handang mag-tutorial for cooking. Nais ko po munang mag-shout out Sir Medi Bravo at sa kanyang mga kaibigan po sa Macau from kapatid niya pong si Pats Bravo. Hello po kayo dyan. Kumusta po kayo? Mag-ingat po kayo. At salamat po sa mga message nyo dahil po kahapon nagkaroon po ako ng technical problem na hindi ako maka-upload. Kaya po na-delay ako at saka medyo hindi po maganda ang pakiramdamang namita kahapon. So pinilit ko po na matulog kesa mag... ilang beses ko pong ina-upload, ayaw pong ma-upload. Kaya tinulugan ko na lamang po. But today is a new day. Every day is a new day. Every single morning is a blessing. So, happy Monday. Happy Tuesday po sa inyo lahat. Saan man kayo naroon. And God bless us all. At shout out po kay Ate Pearl. Ate Pearl, oh yan, hindi kita nakakalimutan. Sa taga Purview, si Ann Rivas, si Ate Luz Acuña, si Tess Flores, at si Brianna Flores na asawa ni Robert Panalo na palaging manalo. At siyempre po ang tatlong magkakapatid na si Ate E, si Ate Mila at saka po si Kuya Mamerto Lacanilao. Kumusta po kayo dyan? Araw-araw po madidinig nyo na yung pangalan nyo. So wala pong maraming nagpa-shoutout at shoutout po sa aking mga kapatid, sa aking mga pinsan sa inas, pinsan sa ama, sa lahat po ng aking mga ka-classmates sa JBE Casiano, sa nalalapit naming reunion. Sana po ay magkasama-sama tayo sa lahat ng kasiyahan. Bagamat nung mga bata tayo, meron tayong mga memory na nakakatuwa, merong mga nakakainis, may nakakalungkot. Ang mahalaga po, yung magkikita-kita tayo sa at the age of 50s. Yan po yung ano, dahil siyempre po, blessing po na tayo ay nandirito pa at yung iba po ay umauna. So, sa amin pong magkakaeskwela, marami na po kao silang may mga, meron na pong may mga apo-apo, ilan lang po kami na walang apo. So, at saka, shout out po kay siyempre, sa kay Ate Corazon Solis, at ang ating pang isang Corazon, at saka si Gina Jackson, at saka po siyempre si Alex at Carol Espirito ng California. Shout out po sa inyo dyan. Maraming pong salamat sa walang sawa niyong pagsubaybay sa akin, si Ate Sena Liwat. At ngayon po, ang ituturo ko po sa inyo, yung pong sinasabi kong classic, kasi po, ito po yung nung araw na hindi natin pwedeng makalimutan, gaya ng kung paano tayong gumawa ng embutido, dahil ang ating embutido, nung araw, ito yung pinamimigay sa mga kasal, sa mga ninong at ninang sa binyagan, ito yung classic na pinamimigay. So, sa atin po, ang embutido, wala po yatang celery. Pero dahil po mas gusto ko may celery, papalitan ko po ang carrots. Kasi ang carrots po, pampadagdag gulay at papadagdag gulay kung sa ibang putahe. Pero hindi naman po ito makikita na. Ang importante po, number one na nakapagpapasarap sa embutido ay ang siling pula. At yung natira po natin nung isang araw na kalahati, kahit po kulunot-kulunot na, eh pwede pa rin po yan, may lasa pa rin po yan. At sa atin po ang hinahalo ay, alam ko po, chorizo de Bilbao yung hinahalo. So dito naman po sa Amerika, ang natutunan ko, dito po sa grocery, dyan po sa Pilipinas, nung araw gumagawa ako, naghahalo ako ng spam. O kaya yung corn beef na nasa lata, talagang hinahaluan po yun ng iba. So ako po, pupunta sa grocery, may nakikita akong na mga end cut ng ham. Ito pong ham na to, pure. Hindi po kamukha ng luncheon meat, yung mga spam, mga maling, hindi natin alam kung ano yung mga nandoon. So ito po, talagang makikita natin, ham. Tapos, siyempre po, dalawang sibuyas, dalawang stock lang po ng celery. At lalagyan po natin ng white ground pepper.
At ang ilalagay po natin ay itong granulated garlic. Kesa po sa fresh garlic, wala po akong nakitang naglagay ng garlic. So, lalagay po natin ng salt. At syempre po, konting pickles release. Talaga pong nilalagyan yan. At saka po, number one, ice, raisin. At saka po, itlog. Pero yung iba po, ang ginagawa nung araw, hinihiwa-hiwa yung pandesal. Yung iba naman pong mga natuto na ang nilalagay po nila ay harina. Mali po yun. Talaga pong ang nilalagay sa akin ay sa atin ay pandesal. Yung may lasa na. Kaya manamis na miss talaga. Ako naman po, ang gagamitin ko itong Texas toast na white bread. So, at ito po lahat ang ingredients nating isasama. At como po ngayon, hindi na po maganda na gagamitin natin ng foil dahil alam po natin na nagre-release ng toxin. So, first time ko pong gagawa nitong ating cheesecloth. So, hopefully it will work good para naman po hindi tayo mahirapan. So, ito po yung gagawin natin at tsaka po natin i-steam. At so episode po na to, itong embutido, pero meron po akong mga naka-line up. Tatlo po yung naka-line up ko, kaya pare-pareho na namang damit ang makikita nyo, mga mamita. Baka sabihin, hindi na ako nagbihes. Para isang makeup na lang, nang hindi na ako palagi nahihirapang mag-makeup, eh hindi naman din po ako pwedeng humarap sa camera ng walang makeup. Dahil para pong hindi ako, palagay ko po hindi ako presentable, kaya po, gagawin ko po ngayon tatlo para po dahil meron po kami yatang pupuntahan ng husband ko by the end of this week. So kailangan po meron akong mga naka-reserve. So umpisahan na po natin ang ating mga Ricardo. Mga mamita, meron po tayong 5 pounds ng ground pork. Gaya ng sinabi ko, pinag-ground ko ito. Pero, yung mama yata, hindi nakinig sa akin. Sabi ko, regular ground. Pero parang, gin-ground niya ng twice. So, kailangan po, pinong-pino ngayon yung ating mga gulay. Na para hindi naman maiwanan dun sa meat. So, syempre po, unahin na natin ang mga gulay. Tapos, add po tayo ng add dito. Yun po yung importante. So, unahin po natin ang sibuyas dahil ito po minsan mahirap po siyang mag-blender. Lalo pa, malaki kong maglagay. Hindi ko masyadong pinipino para naman hindi na ako mahirapan pa, mga mamita. So, ang ginagawa ko po, house, para po lumulong mag-blender. Coming early. I was only going for class. Oh, last night you went to work? No, last night I had a shoot. You have what? Oh, okay. Tomorrow I'm doing sales. Okay, I'm blogging right now. So pagsamasamahin na po natin ang celery at saka ang siling pula. Dahil yan lang naman po ang mga gulay nito. Sisiguraduhin po natin na talagang pinong-pino siya. So, ang gagawin ko po, ihahalo ko na po yung itlog. After. Para po talagang mapino siya ng husto. Ito po yung kainaman pag may food processor. Itong ganito, hindi po ako hindi gamitin kasi marami itong hihiwain at saka kailangan talaga pinong-pino. Misan po tumitingin ako parang may buhok ako, wala naman.
natin lahat ng nasa gilid, ating isasama para po hindi maraming gulay na mukhang chunky-chunky. So, okay na po siya. Mukhang maganda po naman at mukhang okay at hindi po siya malaking maraming chunky-chunky. Pwede na po yan kasi okay lang naman yan na makikita po sa ating, okay lang po yan na makikita po sa karne pagka hini-slice na may ganyan. Yan na naman, nagkita na naman po kami ng sibuyas. Ngayon po, atin na po hihiwain itong ating meat. So, hindi po ko mabinili ko na end cut, ihahalo ko lahat. Siyempre, yung pong dulong-dulo, hindi ko po talaga yun ihahalo. So, ganyan po akong gumawa. Dati po, meatloaf. So, ito po ngayon, tinatanggal ko po yung mga taba-taba ng konti. So, para po masarap. Kesa po bumili ako ng corned beef, ito na po mga pinagtabasa ng karne, which is whole, ano man to, ito eh, yung talagang whole ham. Hindi siya yung artificial na kung ano-ano yung, hindi siya luncheon meat, ano siya, talagang isang buong ham. Ito po, makakagawa po siguro ako ng mga pito na malalaki. So, tamang-tama lang po yun. Tapos, meron po akong binili na kaprasong corned beef na ating ihahalo. Para po may lasa din siyang beef. Yung kong kaibigan ko, I think hindi po sila kumakain ng dahil may mga anak po siya na parang hindi kakain ng may dairy. Kaya usually po nilalagyan ko to ng konting mantikilya o butter. Sa atin kasi nung araw mantikilya. O kaya butter. Eh ngayon hindi ko po pwedeng lagyan dahil nga po dun sa mga anak niya, mga apo. Baka naman tumalon tong ating planggan. Alisin lang po natin yung mga nantirito na medyo buo-buo at saka yung mga nasa gilid. So, dito po sa Amerika, marami po kayong makikita sa dairy product na yung mga nag-i-slice ng meat, kuminsan binibenta nila yung mga hen. Wala namang problema yun, kaya lang yung minsan, pagka natagpuan nyo, magaganda dahil may mga tamad na ayaw nang islicein yung mga maliliit na natakot sa blade. So, wala pong masama dito sa binili natin, kundi kaya nang sinabi ko, natatakot sa blade. O, yan po. O. Kaya po ito ay napakasarap na embutido. Hindi po ako nag-iimbutido na kamukha ng iba. Kasi nung araw ko talagang ito, sa Katagalugan yata ito at saka sa Pampanga. Yan ang ano ko. Sa Bulacan itong embutido ang alam ko. At saka sa Pampanga. So ngayon po, kumu-dry na ito. Ating ito. Ito naman po yung ating ipo-food processor para po hindi na tayo maghiwa. At paglagay po natin diyan, halo na lang tayo ng halo. Ganyan ko yung ginagawa ng mamita. Yan po.
Isa na lamang po, dahil ang ano lang po natin po, parang may lasang tinapay. Hindi naman po talaga ito yung pinaka-pandikit niya, magdidikit-dikit. Pero may lasa pong tinapay talaga ang ano, umbutida na, umbutido kiri, original. Meron po talaga. Processor, kung wala po, yan po ang mahirap. So, tanggapin na po natin. Susunod na po natin ay anim na itlog. Anim na itlog lamang po mga pamita ang ating i-blend. Food processor. Minsan po, nakakalimutan kong magbilang, mga manita. Ayan po. O sana hindi tumahina yung aking video dahil po, hindi ko na-check yung volume kung mataas ba. Two, four. Hindi po ba? Ayan po. So, ngayon po, i-blend lang po natin ito na hindi ganun karapat at nakatagal. Importante lang po may itlog. Para po masarap. Dati po kung maglagay ako, napakadaming itlog. Pero titingnan po natin kung sakto na yung anim. Hindi po, dadagdagan ko. Kahit hindi na po yan ibit, okay na lang po yan. Ngayon, maglalagay na po tayo ng mga pickles. Ito po, pickles. Para isang haluan na lamang po. Ilalagay ko lamang po 2 kutsara. Yung kutsara po na pangkain natin. Ayan. At lalagyan po natin siya ng granulated garlic. Ang lalagyan ko po siya ng mga 2 kutsara. 2 kutsara po. Alam ko pong 2 kutsara dahil yung kamay ko ang pinangsugat ko. Tapos po, lagyan po natin ng white pepper. Mga 1 tablespoon po yan. Lagyan po natin ng asin. Ito po eh, ano. Hindi naman, maaalat po yan. Huwag nyo pong paaramihan kasi po yung meatloaf at saka po yung ating corned beef, medyo maalat po yun para po hindi masayang. Spatula. Ito naman pong kamay natin eh, may kamal na merong kasamang pagmamahal, kaya hindi po kayo maano. Talagang kasama po yan sa pagluluto. Kahit po sa mga 5-star hotel at mga professional na chef or mga international cooking na mga malalaking hotel, talaga pong nagkakamay din sila. Lalo na po kung saan tayo nanggaling, eh talagang gamit natin ang kamay kahit sa pagkain. So, okay lamang po yan. Ang bango-bango po nito mga mamita. Tapos, yung huli ko na pong isasama ang aking ating raisin. Haluin ko muna itong mga ingredients at ng ano, siguradong pantay ang mga ingredients na kalat. Oops. Okay lang yan. Marami pong may gusto nung recipe ko ng embutido. Dati po, mura mo kung magbenta nito. $7 isang piraso. Iisipin mo eh, kung lalagyan mo to ng chorizo di Bilbao, ang 2 piraso ay $3.50. Parang 2 embutido lang bago lumasa.
Ito po yung matagal ko nang ginagawa nung araw pa. Kuminsan po gumagawa ako ng white sauce. Pero yung iba gusto sa ketchup. Pero masarap po ang white sauce. Dati po may steamer ako na talagang puro stainless steel. Ito po kasi wala, hindi to steamer yung aking pinag-i-steamer. Pero ginagamitan ko po ng bamboo. Pero yung pong steamer noon na stainless steel, syempre po malinis yung lumalabas na katas nito. Yun po yung ginagawa ko ng sauce, white sauce. Naghahalabos lang po ako ng konting harina, tapos ibinubuhas ko na yung sauce. At dahil may timpla na rin po ito eh, yung lalabas ditong katas, meron pong timpla. Kaya po yun po yung importante. Sinisigurado po natin na talagang siya, halong-halo. At kailangan talagang may silamin para makita kung nandyan na po lahat yung ingredients. Pagbabalot po, para po kayong nagagawa lang din ng suman na ibinibuhol nung ganyan. Tapos po, tatalian nyo po. Ito po, pwede kong palipitin yung mabuti hanggang sa hindi na yan matatanggal sa pagkapalipit. So, kasi po, mas healthy po ito kaysa sa aluminum foil, mga mamita. Masyado po siyang mahaba. So, ganito na lang po ang gagawin ko. Parang apat po siya. Tapos, kukuha po kayo ng tamang laki dahil para din po kayong nagsusuman, mga pamita. So, kahit po ganyan talaki yan, pag binilog nyo yan, hahaba po rin po yan. Yan, gaganyan nyo po. Kasi po mainam talaga na kahit na mahirap ang cheesecloth, ang importante po eh, hindi po kayo magkakasakit gaya ng sinabi ko. Hindi po maganda ang foil. Meron na po siyang nire-release na toxin. So, kung ayaw nyo po na at the long run, magka-cancer kayo, ito na lamang po ang gamitin ninyo. Kasi hindi naman po ito mabubugkos eh. Dahil pwede po nating talian, pwede pong ganyan lang dahil hindi naman po yan matatanggal na hanggang ini-steam nyo siya. So, mukhang maganda po yung doble. Kasi po nung dyan po sa Pilipinas, masabi ko lang, ang dapat nyo pong gamitin yan eh, yung pong... Alam niyo po ba yung lampi ng bata? Na yung mamahali na cotton, hindi yung parang katya. Yung po eh, pag tinahin nyo, nahahatiin nyo sa dalawa o apat, yun po naman eh, magagamit nyo po ng matagalan, itatago nyo lamang po. So, ito po, parang okay lang tong dalawa na to. So, ganyan. Importante po ngayon ay maging healthy conscious tayo. Hindi kung alin yung madali. Kung minsan yung madali, yun yung nakakatakot. O di itatali lang mo po natin ng ganyan. Tapos mapubuo naman po yan eh. Mamaya pag mukha nito, apat to. Kaya medyo lalakihan ko na po ito. Yun po kasing foil, nakakatakot na po gamitin. Lalo po alam nyo po, marami ng cancer ngayon na kumakalat na hindi nyo alam na kinakain nyo, ginagawa nyo, hindi nyo alam na yung pala'y masama. Pero ngayon po, talagang sinasabi ko sa inyo na hindi na po magandang gumamit ng foil. Ito po maganda kasi malaki siya. Tatalian ko lamang po ito mamaya para po hindi mabugkos. Pero ngayon po, wala na ako. Ito po ang masakit dito. Wala na po akong ganito. So, yung ibig sabihin, kailangan ko na po na
gumamit ng foil, which is against my will, pero wala na akong cheesecloth. Kung pupunta pa ako sa tindahan, matatagalan pa ako. Eh, kala ko po yung binili ko na isang package, eh kasya na. Hindi pa po pa pala, kaya... Ito pong isa pong iuulitin ko kasi mukhang pwede ko pang lagyan ng marami kesa sa isang ganyan. At ang tubig po natin ay atin ang pinapakulo para po dire-diretso tayo. Ito po, mukhang malata po ito. Atin po itong uulitin. At ng marami po tayong mailagay dyan. Yan. Choice kasi mga apat pa po ito eh. Mga apat pa pong foil. So, tatansyahin nyo po kung gaano kalaki yung mga gagawin, mga mamita. So, kasi po yung gumagawa noon sa nakita ko sa Bulacan, hindi po gumagamit ng foil. Katsa po, yung parang lampin ng mga bata. So, ito po, mukha niyan, ganyan kalaki. Mas malaki po siya kaysa sa... Gusto ko po talaga yung malalaki, yung parang pag binuksan nyo eh, hindi yung parang magmamakaawa kayo, makakat. Maganda po yung talagang pag binuksan nyo, punong-puno agad ng laman. Ito po napakadali, dahil hanggang iniikot ko, inaano nyo, pero kung naman pong madalang kayong kumain ito, kahit gamitin yung foil, palagay ko naman hindi masama. Kaya lang, alam ko may toxin. Kaya nga po, pati yung pag-iihaw ko, hindi ko na rin po ginagamitan ng foil. Dinidiretso ko na lang. At saka, na-realize ko, yun po palang inihaw sa tangking gasol, hindi rin maganda. Mas maganda talaga eh, wala ng iba kundi hardwood. Mas healthier kaysa sa... Tapanin po yan. Pagka po dito, parang napapantay-pantay ko sila. Kaya lang, ito mukhang merong isang maliit. Dahil, ano... Ang bilis ko pong magluto, kaya po kung minsan, parang isang lutuan lang eh, 20 minutes lang. Hindi na po nahahabaan pa doon. Ito na po, kapraso na lang po ito. Oh. Pero okay lang po yan. Alam mo, ginagawa ng anak ko dito, binibili kami ng hotdog bun. Tapos sinahati namin ng 1/4 lengthwise. Sa kanya pinapalaman sa kanyang imbis na hotdog. Mas healthy pa nga naman to. So yan po mga mamita. Oh. Ngayon tatalian ko na po itong mga nasa cheesecloth. So sa pagtatali po mga mamita, kailangan po ay naka... Hi son. Meron po, para po siyang candy na may guide para hindi po bumulugta. Oh, ganyan po mga mamita. Oh. Ay, aray ko. Ang aking tuhod. Tumigive up. So, sasampulan ko kayo sa dulo. Kunin nyo po ng pinakamahigpit na tali. Ganyan. Tapos, syempre, hatakin nyo yan. Para po ano, mahirap pong magbalot dito sa cheesecloth, pero healthy way mga mamita.
Tapos, kakuha po kayo ng ganyang kalaki, nalalagpasan nyo siya, tapos, ibubuhol nyo dito ng sagad na kahit na parang kahit makagat nyo pa yung pinakapalaman, okay lang yan. Kasi, makukuha din nyo po yan. O. Tapos, siguraduhin nyo po na bilog siya. Makita nyo po yan. So, ito po, ipapa-steam natin itong mauna yung cheesecloth dahil gusto natin ng healthy. So, ito yung ating unang i-steam. Hindi po ba? Wala akong recipe. Kaya, kayo naman yung magtitimpla. Pinakikita ko sa inyo minsan yung Ricardo. Titimplahan nyo kung ano yung gusto nyo. Yun po yung sekreto doon, mga mamita. So, ito po, medyo baka delikado tayong bubugkos. Ang gagawin ko po dito ay pag ganito. Para po nakapwersa yung ating sinulid. At ito po yung ating pakukuluan ng mga 40 minutes. Ito po, paglalagay natin, medyo bibilog-bilogin nyo rin po yan. Ba? So, basta po, pag pinutol nyo, hahabaan nyo dyan. Kasi po, so, ngayon po, paglamig nito, pwede nyo na po itong ilagay sa foil. Palalamigin nyo po, tsaka nyo po balutin sa foil bago nyo po ibenta or itago sa freezer, tsaka nyo po ilagay sa Ziploc bag ng doble-doble. Ganun po yung ano dyan. Ito po maganda o, kaya lang nakalabas ka agad yung bituka niya. Ibig sabihin, makikita mo agad na basa siya. Pero okay lang yan. Nakakatas po lahat yung lasa nito dyan sa ating steamers mamaya. Kaya lang, hindi natin pwedeng kuhanin, mga mamita, dahil hindi yung stainless steel, mayroong akong ginamit na kawaya at saka isang lumang strainer na pwede kong gamitin bilang pinaka steamers niya. Ang isang niluluto, tayo po ay magpupukas ng isang embutido. Dapat po wag muna ngayon na palalamigin sa ref. Pero okay lang man po ito kasi sa amin naman po yung isang piraso na to o dalawa pa o tatlo pa. Eh kung malapit nga lamang po kayo eh, nakita ko po yung isang comment sa channel natin eh. Nanguuto lang daw kayo. Bigyan ko na daw kayo ng ulam. Eh, kung pwede ko nga lang kayong bigyan lahat, eh, bibigyan ko kayo lahat, eh, kaso ang lalayo nyo. Eh. So, ito po, ang ating embutido de cheesecloth. Oh, ayan po. Please, wala pong foil at hindi po kayo matatakot na kainin. So, ang hiwa po nito ay diagonal. Ayan po. Kahit po ito mainit, eh, makikita nyo po yan, eh. Very moisture po yan, mga mamita. Kita nyo po yan. Oh, ang sarap-sarap po nito. Pwede nyo po itong gawain kahit na stock nyo sa freezer. Ang sarap po ito, mga mamita. I guarantee ko, ginagarantya ko sa inyo na hindi kayo mapapahiya.
pag-recipe ko ang ginaya nyo. Hindi po naglalagay ng harina sa embutido. Lalo na po yung mga katagalugan at kakapampangan. Wala po sa aming hari-harina. Nakikita ko po, hinihiwa na pambisal. Yun po yung nakikita ko noon. Siyempre po ito, wala akong sinamang chorizo de Bilbao, so ang sinamahan ko siya yung ham. Pero ang sarap-sarap po mga mamita. Kahit po ako kuminsan, sinasabi ko sa inyo, hindi ako kumakain ito. Pero ngayon po, kasi mainit, ang sarap po niya. At saka nakita nyo po yan, kahit mainit pa, pwede nyo na siyang islicein. Basta matalim lang yung kutsilyo nyo at yung pong talagang dahan-dahan ang islice ninyo. Pero ito po, masarap yung pag may leftover, para rin kayong nagpiprito ng spam. Ilubog nyo sa mantika at saka nyo iprito sa konting-konting mantika. Matagal na po akong gumawa nito, last year pa. Siyempre, last year, 2 months ago, 3 months ago. So, anyway, at least 6 months, hindi po ako gumawa nito. So, tamang-tama po yung raisin, yung konting pickles, yung, gaya ng sinabi ko, hindi ko na nilagyan ng carrots kasi ang pampalasa naman talaga, yung bell pepper. So, ipapakita ko po sa inyo kung ano naman ang itsura ng nasa aluminum foil para po maikumpara natin. Siyempre, hindi po nakikita na iyan ay nagre-release ng toxin, but we all know. So, ito po, babalik ko dito. Gaya ng sinabi ko, babalut-balutin ko yan ng isa-isang foil pag malamig na. So, ito naman po yung nasa aluminum foil, mga mamita. Hindi ko alam kung nakikita niyo, pero yung sa mula mo yung foil po, juicy. Dahil nakakulog po siya. At nakikita niyo po na maganda yung parang pinkies. Kasi nga yung heat. Tapos bilog na bilog po siya. Pero ang maganda, ang ano po nito, parehas lamang po ito. Ito po puputulin ko at ititira ko po yung dalawa na to sa amin. So pareho lamang din po na juicy. Wala pong pinagkaiba. Ito po siya, oh. Ito po yung niluto sa foil. Wala po talagang pinagkaiba. Mas juicy po siya kasi mainit pa. Yung isa po na palamig ko na. So, ang mamita po ay nag-i-enjoy. Sana ay maabutan ko kayo. Medyo mainit po. Hindi na lang ako nag-react para hindi po ako mapahiya. So, parang kasi mainit pa to kaya mag-balasa. Pero parang feel confident po akong kainin yung galing sa cheesecloth. Kaya nasa sa inyo po iyon kung paano yung gustong i-wrap. Pero dito po marami namang nabibiling cheesecloth. So dobli-doblihin nyo lamang po. Nakita nyo po naman po yung pagtutol ko kanina. Tapos bilugin nyo tsaka nyo i-roll na dahan-dahan tsaka nyo palipitin sa dulo. So yun lamang po. Ito na naman po ang isang ating classic na embutido na palaging hinahanda sa mga barrio, fiesta ng ating mga barrio, hindi barrio fiesta restaurant, ang palagi pong hinahanda sa mga barrio-barrio pagka may fiesta. So, gaya ng sinabi ko, nakita ko po ito sa mga gawing Tagalog, saka Pampanga. Meron pong magkaibang version kuminsan ng Pampanga at ang Bulacan, pero
talaga pong dyan ang gagaling yung mga pagkain ganito. Lalo na po yung mga, ito po, embutito, parang salitang Spanish. So, ewan ko po, ang alam ko po, eh, lahat ng alam nating luto galing sa Spanish, kamukha ng mga apretada, yung mga ensimada, embutida, menuda, lahat po ng may da galing po sa Spanish. Mga mamita, hanggang dito na lamang po at sana ay natutunan ninyong gumawa ng classic embutido Bulakenya Pampanggenya ala mamita. Hanggang sa muli na lamang po at sana po ay huwag kayong magsawa sa pagtangkilik sa inyong lingkod at patuloy niyo po akong suportahan at kung nandyan lang po ako at nandyan lang din po kayo, palagi lamang pong tuloy-tuloy ang buhay at lagi po nating tatandaan, bawal ang stress. Bawal ang stress. Happy, happy, happy lang po. Happy, happy, happy lang po. Bawal ang stress. Kaya po nating i-block yan. Ay, napakadali pong mag-block ng stress. Napatunayan ko po yan. Kaya, don't forget to like, share, subscribe, and ring the notification bell. So, please like. I-like nyo na din kasi pinanood nyo na lang din po naman. So maraming maraming po salamat hanggang sa muli. At tatlong araw nyo pong makikita ang aking damit. So good luck po sa inyo. Pero bagong ligo po ako, hindi po ako nangangamoy. Isang araw lang pong itong suot. Kaya happy happy lamang po sa lahat. At hanggang sa muli, wala po sa salamat po sa walang sawa nyong pagtangkilik sa akin. At kayong aking mga mga viewers, thank you po ng marami at abangan niyo po yung mga susunod kong luto. Salamat po, mabuhay po kayo at magandang hapon sa inyong lahat.